Good morning, guys! Sorry kung medyo maingay si Bebo Atay. Nanonood ng vlog ni Dorin Uy. But anyway, today is... Anong day na ba ngayon? Hindi ko na alam. But woke up so hungry. Like, ang aga ko ata nagising mga 5 a.m. At dito talaga sa trip na to, wala talaga kaming balak pumarty, magla favela, magmotel Mexicola. We just really wanted to be a chill trip. At syempre, kagabi, kung nakita niyo yung clips, hindi kami uminom. Syempre, ang pinuntahan namin ay ang Bintang Supermarket, which is our favorite supermarket dito sa Bali. Kasi nahahappy talaga kami pag pupunta kami doon. And you know me, whenever I travel and I go to their groceries, bumibili talaga ako ng mga products na alam kong wala sa Pinas. Just like this one, hair styling cream, pero from Clear. Oh, diba? Ito naman, naghanap ako ng ganito for my events. Gatsby Water Gloss, holding level niya is 5. So, super hard daw yan. Pero nung tinry ko kahapon dun sa supermarket, hindi naman masyado. So, meron silang 5 plus 2 nakalagay. Which is, mas malala pa siya sa 5. Nakalagay dito, holding level 7, hyper solid. Syempre, hindi ko ito gagamitin dito sa Bali, diba? Yan, gagamitin natin yan pag may mga events tayo. Kasi minsan, naghanap ako ng mga products na can really keep my hair in place without using hairspray or yung parang tumitigas yung buhok niyo. Ito na lang gamitin natin. Para lang siyang shampoo. Ay, bango. Last year nga, may binili ako na hair wax na gustong-gusto ko. Parang vegetable siya na wax na parang apparently sikat siya dito. Hindi ko na siya binili this type kasi marami pa ako. At nung nakauwi na ako sa Pinas, hindi ko naman siya masyado nagustuhan at nagamit. Anyway, this is also what I use pag nagbi-beach ako. Yan, this is from The Maverick. This is a local brand. Meron silang sea salt spray, pero nagpadala sila nito. I think ibang variant to, but this is also a sea salt spray. Light hold, texture, and style. There. Chill lang tayo. Also, itong outfit natin today. Who am I wearing yellow? Tapos na ba ako sa era ko na black and gray and navy blue and stick to my yellow pieces? Ayun o. Ito yung binili ko. Onitsuka Mexico 66. Naalala niyo ba dati, di ba? Yung feed ko, orange. Kasi nag-a-adjust talaga lahat para sa feed ko. Iniiba ko yung kulay. Naalala ko pa nun, parang may posting ako for Lazada. First ever posting ko for Lazada. Tapos yung pinost ko, naka-red sweater ako. Tapos in-edit ko para maging orange. Remember? Napagalitan ako ng brand kasi bakit daw competitor ang sinuot ko? Competitor na kulay, orange daw. So after nun, yung mga next meetings or kaya rin may mga next brief sila for mga influencers or content brief, nakalagay dun sa dulo. Avoid wearing orange. Lagi na lang ako yung pain. Anyway, this is gonna be our perfume of the day. And then ito pala, nakalimutan ko ipakita sa inyo. Nahanap namin sa grocery. Ang cute, meron silang maliliit na outside dun. Sana may ganito rin sa Pinas. And ngayon lang ako nakita ng outside na merong kape. So this is gonna be coffee number 1 of 4 for today. Well, you can definitely taste the oat milk, pero parang mong minix yung instant coffee tsaka outside. Parang siyang elevated na instant coffee, ganun yung vibes niya. Pero, okay man. Hindi, mas masarap pa rin yung ibang espresso shot, syempre. Dito sa Bali, marami silang mga oat milk options, soy options, vegan options, so, masaya dito. Yan, every time I go to a coffee shop here, lagi ko talaga tinatanong na, what's your oat milk? What's the brand of your oat milk? Pag outside, ina-avail ko. Anyway, I will just get ready and then pupunta na kami sa aming breakfast spot here in Seminyak. Then I really want to have some smoothie bowls and aloo bowls. So that is the plan and I'll see you guys later. Okay guys, so tumagal-tagal lang labas namin kasi may bumulwak. Parehas kami. Siya, tumikim lang siya ng outside na may coffee. Ako, inubos ko. Feeling namin nag-lose kami ng 3 pounds each. Hindi ko kaya ko na kumain ng nasi Bobby Kung Kito. So, sa lahat dyan ang nagtitrizy, nagpapakolon plans. Huwag na, mapapamahal kayo. Bumili na lang kayo ng outside with coffee. May Bali babe. So, ano sa'yo sa outfit? Very Seminyak. Meaning, very turista. Tourist. Eh, ano pang sabi mo dyan sa skirt mong ano? Ano, gusto ko yung sabi mo? Pang Bali. Pang tayo? Hindi.
Okay guys, bumalik lang po kami sa aming apartment at kami ay pupunta na sa Potato. Potato. Oh, hindi kami nag-Django. Sabi namin, miss namin ang Django. Pero explore natin ang Seminyak. As a tourist ako talaga dito. Nag-consumable na naman ah. $1.5 million. Pinag-iiba dito, they'll just order whatever they can, pero babayaran na lang nila yung spend. Kasi technically, binayaran mo rin yung food. Parang bonus lang yung food. Good morning! We're watching Mr. Beast. Mayan, bebe! Guys, ang saya pala ng YouTube Premium. Walang ads. Anyway, we have our breakfast here. Got some fried egg, Dalin's coffee, and meron din tayong juice. Actually, medyo late pa kami nagising. Usually, I would wake up so early. Like, nagigising ako ng 3 a.m., 5 a.m. But today, I woke up at 9, so I'm so happy. And today's gonna be so exciting kasi pupuntahan namin ang Mano. We're just gonna chill there. Actually, kahapon, di na pala ako nakapag-spill kahapon, but we went to Potato Head. Ang saya pala yung avail ng mga Davids. Kasi before when we went there, meron lang mga tables na available. Pero kahapon, dami available. Like, hindi puno yung beach club, so ang saya. Chill lang kami doon. And may consumable na 1.5 million. So, I guess that's around mga 5,000 pesos. Inaubos naman namin, according kami ng dessert. Ang sarap ng mga appetizers nila. And syempre yung drinks, medyo malalakas yung drinks nila. So, nakadalawa lang ako. But yes, I think tomorrow is gonna be our last full day. Kasi yung mga flight papunta at pauwi ng Pinas ay laging super late. Like 1 a.m. or 10 p.m. So, nagbook na lang kami ng extra night dito instead of checking out early tomorrow at magliwaliw kahit saan at pumunta ng airport ng mabaho. Nag-check-in na lang kami uli dito. Mag-extend kami para makaligo pa kami, makatambay pa kami sa room or maybe lumabas muna. So, there. Kain muna tayo!
Guys, ang saya! Nag-swimming lang kami dito sa tapat ng Mano. Ito kami sa Petitenget Beach sa Bepo. We're just swimming. Ang lakas ng waves. Iwan lang natin yung gamit natin dito. Hey, loko! Asan ka? You scaring me? Yeah. So tired. Pagod ako. Kasi nasa third floor kami at tinakot ako ni Bebe. Takot kasi okay. But nagpa-deliver na lang ako ng food. Kasi gutom ako eh. We were supposed to eat at Warong Nia, which is a ribs place na may satay na masarap talaga. Pero ayaw na ni Bebo kasi busog na daw siya. Ayaw ka naman kumain mag-isa. Well, yeah, but we had so much fun sa Mano. Yeah, we went over the bill. Baka ilang bintang ba ako? Parang 5 or 4. Yung dami rin namin na-order. Pero ang sarap talaga chumil dun. So, Potato Head, Alila Resort, tapos Mano. Di namin i-gatekeep para sa inyo. Anyway, kain na po tayo. Yay, here's our food. Ito yung kinainan namin before sa Maid's Warung. Yee! My favorite! Yes! Satay! Ayan na naman po ang aming agenda. Sinusulit ang YouTube Premium. Mr. Beat. YouTube Premium ka na? Ayoko, hindi ako kikita as a vlogger. Paano pala kumikita yung mga YouTubers? Pag naka-YouTube Premium yung mga utaw. Ako lang mag-YouTube Premium. Huwag na kayo mag-YouTube Premium. Good morning, guys! Sobrang lakas ng ulan. Kung kailan pa talaga last day namin. Actually, gano'n naman parati pag nagta-travel kami. Kung kailan last day namin. Doon parati bumubuhos yung ulan. It is really time for us to go home. Pero ang flight kasi namin ay 1 a.m. pa. Nabook naman namin tong room. Pina-extend namin yung stay namin dito. But we're planning to go to Canggu today. Kaya lang, baka delikado mag-motor. Anyway, I wanted to show you guys this bag. Gando, parang Bottega Veneta. Ang labanan. This is from a local brand called Lara Samar. So, ginawa to sa Samar. Alam niyo naman, sikat na sikat ang weaving doon. I got this actually nung nagtakloban kami ni Bebo for her Miss Universe event. Tapos na-discover niya tong brand na to. Tapos diniem ko yung brand. Kaya ko niyan! And this was the last piece. I'm not sure kung nag-release pa sila ng mas marami nito. But I really like it. Ganda niya. Kasyang-kasya lahat. Wallet ko, phone, yun. And then last night, dumaan pala ako sa Deus. Yan, bumili ako ng mga shirts. Actually, ang nabibili ko pa lang sa trip na to ay hair wax. As you all know, may hilig ako bumili ng mga hair wax sa iba't-ibang bansa. Perfume. So, tapos na ako sa Ira na bumibili ako ng mga souvenir na natatambak ko lang. So, yung mga binibili ko souvenir ay nagagamit ko talaga. Bumili rin ako ng 2 shirts from Deus. Last year, I like it. Gamit na gamit ko siya. Kaya lang di na available yung gusto kong fabric. So I got this shirt. Narealize ko na wala pa akong damit for the airport mamaya. Lahat ay nagamit ko na. So yun na lang suotin ko. And then, I got this muscle tee. Ang maganda sa mga shirts nila, laging may magandang print sa likod at very tasteful. So meron silang branch dito sa Seminyak and also sa Canggu. Sa Canggu yung pinakamalaking store nila. So there. And the reason pala ka bakit uuwi na kami bukas because meron tayong event with Aqua Flask tomorrow. Ayan, quick lang naman yung event. Actually, wala kang ganap. Like, pupunta lang daw ako doon to take my content. Pero I have to be there from 4 to 5 p.m. Bawal pa namin i-release to, but I think by the time na ma-publish tong video na to ay na-launch na namin. Of 7 new colors ng Aqua Flask, which is called the Metropolis Collection. So, bawat design or bawat color ay meron siyang corresponding city or travel destination. I think this one is Tokyo ba to? Kaya maalala. Magre-ready lang po kami and we are heading to Canggu. Yung weirdo nung kasama ko dito. Weirdo. Hindi, ginagaya lang. Ayan. Wait naman sa kanila ko ano yung mga nagagawa ko. Magalas ako. Tapos biglang gaya siya. Like, hindi siya nagpapatalo. Kailangan may intro din kung siya. Kung meron ginagawa si Angelic na medyo kakaiba or weird kaya kumakanta siya. Kailangan sabi ko, As in, mag-isa lang siya. Di ba kami nag-uusap, nag-cellphone lang siya. Bilang na rin akong kakanta at lalagyan ko ng mga kulot. Kailangan.
Ariko! Ayoko magpatalo. Just grabe, go. Ayaw. Ano pa yun? Sabi ko naman sa kanya, gusto ko lang i-match yung energy mo. Ano yung pala, nahihigitan ko. Sabi ko kay Gabi, di ba dapat give and take? Kunwari, ako yung may energy, tas ikaw yung tanggap lang. Pero siya hindi, kailangan lalampasan niya pa. As a competitive. Hindi give and take. Actually, mahirap pala ito pag pareho tayo competitive. Sige, huwag tayong malis. Kaya naman pala natin ma-entertain dito. Anyway, nag-breakfast na po kami. Ikaw. Ayan, nag-breakfast na kami. We got some fruits and fried egg. Nakakatawa kung kailan iniwan ko pa yung mga basang damit ko dyan sa labas na pang swimming. Doon pa na umulan. So, basang-basa. So, let's get ready for Canggu! Hindi magpapatinag sa ulan. Wala pala silong. Mukhang mahihilo tayo lang. Ito sa'yo. Inhaler mo. Okay guys, so nakatapos lang namin mag-lunch. And nakapupunta kami sa Museum Space Available. Na-invite tayo para pumunta doon. At may gusto kasi ako mga coasters doon, mga recycled materials. Ganda guys, so all recycled, pati yung mga trays nila, made from Coca-Cola, cups, mineral water, bottles. Tapos ang cool kasi yung guy, yung may-ari nito ay creative director ng Potato Head. So dito na siya nakatira. No. How about this one? So, you know, like shipping straps when you have like a shipping box? There's the company that make those, they also recycle them. So that's 100% recycled. This is like stuff we get from landfill, rivers, oceans, so Coca-Cola, like Aqua, Danone, like, and then mixed waste from like brands like P&G. And this is industrial waste. For example, if like, this is the waste, right? So if you just use red and white, you'll just get like a red and white color. So what we do is we shred it in. You choose the color that you want. So let's say red and white. You shred it down into pellets. And then once it comes out in pellets, you then sprinkle it into a mold. And you can either make it into a large sheet, like a sheet of wood, which is what we make all of our furniture from, or you can injection molding like this machine. So you can inject into a mold. Oh, nice. So this is a project we made with her, and we also made this chair with Peggy as well. A Peggy chair. Peggy chair. So we released 20 of these, and we sold them on the supporter. Oh, wow. Got our coffee. I like Nutella. Mukhang may nag-hole na dito ah. Look at the back. It's backless. Walang bakni. Wala kang bakni? Paano ba mawala yung bakni? You need to take a bath, my love. We go. Guys, we're here at Milk and Madu. What did you get? Iced mocha. Me, I got iced latte, of course, with oat side. And oat milk. We're back in our apartment and I was craving for some babi guling. Technically, para siyang lechon. Thank you. Hey, last din pa. Okay, so let's eat. And meron din ako mga ibang mga pinamili dyan. Siguro i-haul na lang natin. Wow, may haul. Unti na naman nabili ko. Pero pakita ko na lang sa inyo siguro pag uwi natin sa Pinas. For now, kain muna tayo. So yummy! Cut that.
Okay guys, so I am back from Bali. Actually, hindi ko napapakita sa inyo lahat kasi pagkatapos ko bilhin, napakita ko na naman sa inyo, diba? Like yung mga hair wax. Actually, I'm using one right now, yung clear na hair wax. Yun yung gamit ko today. And yung mga shirt ko from Deus Ex Machina ay nasuot ko na rin sa airport. And yung isa nasuot ko na rin ata dito pambahay. So hindi ko napapakita sa inyo. But this one from Space Available, I don't think I've shown you guys. Nakita nyo lang ata yung mga short clips dun sa visit namin dun sa store. Ayan po ang packaging niya. The packaging is called anti-packaging. Ayan, this time around, di ako masyado nag-shop talaga. But I saw some pieces nung nag-potato head kami. And sabi ko, parang yun talaga yung mga gusto ko bilhin. So, nag-research talaga ako. And, ayan, they were nice enough to gift this to me. Pero din naman ako binili to support them. So, this one is Woven Ecology Coaster. Yan, this product is made from 100% waste plastic. So, technically, yung Space Available, para siyang circular design. So, yung mga products nila ay recycled talaga. Like this one. Sabi sa akin ng owner, yung mga pang seal ng mga packages dun sa truck. Ayan siya. You know? Super dami pang products dun, like mga chairs, clothing, and we also have this one. This is a tray naman. I feel like I'm gonna use this for my jewelry. Tilalagay natin sa entrance ng condo natin. Kasi parang feeling ko, mababasa siya. Actually, ang hanap ko talaga ay soap dish. Yung mga hilig ko ngayon, no? Ito, ang ganda nito. This one, from Coca-Cola bottle caps. Yung blue, from a mineral water naman. Yung mga bottles ng mineral water. Kaya ganyan yung color palette niya. Diyan natin lalagay yung sabon natin. This one naman is a melted structure desk tray. This is different. Ito parang cloud. Ito, melted yung design niya. I'm not sure kung saan ko lalagay ito. And then, we also have this cap. Ito binili namin ni Bebo. Yung white is kay Bebo. Yung sa akin, yung black version ito. Ayan siya. Parang siyang yung notes sa cellphone yun. Nakalagay, making space for nature. Where's the black one? This is the black version. Adjustable strap dito. Yung dust bag nakasama. And then lastly, I bought this sa last day talaga namin sa Bali. As in, masusuot ko pa ba ito? Nandun na kami kasi pauwi na kami. I saw this one, parang nagandaan ako sa kanya. I originally wanted a Loewe bag. Kaya nasabi ko, parang tapos na yung summer. Tsaka parang naubos na yung collection. So feeling ko, kung bibili man ako, intayin ko na lang yung next collection nila for summer. Ayan siya. This one, nabili ko sa isang random stall sa Canggu. But I really like it. Black lang siya. Hindi siya yung typical na color ng mga, parang brown ng mga beach bags. This one, I really like. I hope you guys enjoyed my super quick, 2 parts na naman ng ating, actually kaya na nga na 1 part na yung Bali vlog natin, but I made it into 2 parts para mas manamnam nyo kasi yung first part natin, 3 yung mga accommodations na tinaya natin. So this time around, 1 week lang yung stay natin sa Bali, but hopefully next time we can get to stay longer and hopefully with our barkada, with our friends, para ibang experience naman. Pero feeling ko na pagsawaan na rin namin yung mga typical places na pinupuntahan namin, like Mano. Ano ko, love, next year ba ay Bali pa rin ang gusto mo? We'll see. Abangan natin. So, I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give it a big thumbs up. And also, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Again, this is David Gison. And I will see you on the next one. Bye, guys!